Change natin yung camera angle para makita nyo mas mabuti. Habang binubuksan ko pala ito, guys, may mga plans din kami binili over the weekend. Halos kahit ko pala ito, ah. Hello, Mina! Welcome to another vlog. My name is Bryce of Omni and Bryce. Ayan si Mami. Mami, busy siya. Kaya natin siya, guys. And together with our kids, we are hashtag the Clingy Fam. Basically, we do family vlogs, tips and hacks on marriage, parenting, anything family. And as you all know, planting is also part of our family hobby. Yeah, basta. Guess nyo na yun. So we also do planting or plant vlogs. Pero matagal lang hindi. I think naka-apat lang kami, hindi namin na-upload yung mga ibang kasi madami nangyari, guys. But anyway, if you're looking for those kind of content, make sure you subscribe and also hit... But dito lang. Make sure you subscribe, hit the notification bell, and follow us on Facebook, Instagram, and TikTok at Omni and Bryce para updated kayo tuwing yung mga bago kaming content and video. Ang dami pa namin mga travel, guys, na... Comment below kung gusto nyo makita yun. Yung tipong nagpunta pa kami ng Nueva Ecija para pumili ng allocation na elephant ear na albo. Yung tipong pumunta kami ng Bulacan para mamili ng mga murang pots. That was last year. And medyo ko mahal kasi dito sa Manila. So kailangan dumayo pa doon. Although mahal din yung nabigami sa probinsya. Huh? Ibang plants. But right now, for this vlog, ipapakita ko sa inyo yung mga ibang plant supplies and other plants na nabili namin na I would say relatively mura compared to other options na nakikita ko online. Hindi namin tuloy-tuloy yung plant vlog kasi medyo parang napanghindaan kami ng loob kasi parang ang daming namatay. Actually, hindi parang. Madami talaga namatay. I-share ko yun sa future vlog. Ano ba yung mga natutunan namin or natutunan ko personal recently kasi ako naman taga-alaga ng mga plants na to. Si Mami lang ang taga-appreciate kapag malaki na yung dahon gaya ng mga monserang ganyan. Pero alaga, ako yan. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung mga pinabili ko recently sa Shopee dahil nga nagbabalik na kami and this time we're gonna take it seriously yung paghahalaman. I think isa to sa mga unang binili ulit namin after namin mag-decide na seryosohin na ulit yung paghahalaman. These are premium moss poles. Hindi yata kita. Premium moss poles from Moss Poles PH. Ayan, when you say premium, guys, totoong premium siya. And syempre, para siya sa mga premium plants namin. Particularly yung kay Mami. Nakikita yung mga maputing pole dito sa Moss Poles PH. But anyway, for the second purchase namin, ay, binigyan nila kami ng free. Yung standard na yon. Free yun. So thank you guys. Thank you, Aaron and Aya. I'm sure kailan nyo sila. Kung pa yung mga batang 90s, kailan nyo si Aya De Leon. Yan, siya yung wife ni Aaron. Si Aaron yung nag-manage nung business nila ng plant business nila tsaka itong moss pole business nila. Yung mamaya papakita ko sa inyo yung plant na binili namin, yung Pink Princess ni Mami, medyo mababa pa. Pero syempre, mas maganda talaga kung may moss pole para ma-encourage yung growth. And syempre, dahil premium yung plant, premium moss poles yung gagamitin natin. Ito, stacker moss to. Ibig sabihin, pag tumatangkad na si halaman, pwede mo na siyang pagpatungin. Check nyo lang sila sa Instagram if you're interested. May bisita ako, guys. Wait lang. Okay. May bisita ako. Say hi. Hi. Hindi pala bisita. Part na ka siya ng vlog. Ganyan yung mga yan, guys. Sabang. Oh, may isa pa. Hawo. So, yun na nga. Siyempre, guys, meron tayong mga plants na hindi naman masyadong ka-premiuman. So, pag nagkaroon plants, to be honest, ang binibili ko lang yung mga ordinary moss poles. Are you gonna say hi? Yeah. Ready? Fly! Ta-da! Hello. Say hi! Hi! Tuloy natin yung usapang moss poles. May mga mura namang mga moss poles sa Shopee. Pero ingat lang, guys, ito gagawin ko na kayo dito kasi may nabili ako na sobrang, hindi ko lang kung makikita nyo, kapag pinisil mo, sobrang lambot, halos walang laman, which is yung kinaibahan nitong si Moss Pole PH, sobrang firm. Ayan, no? Kasi alam mo, siksik. Kaya dinapansin ko sa kanya, ang tagal niya nag-hold ng moist kumpara dito sa ordinary moss pole na nabili namin sa Shopee. Pero yun nga, again, may mga new plants din kami na medyo ordinary lang. Hindi naman sa inaano ko na pag ordinary plants, pangit or what. Maganda pa rin sila definitely. Pero kasi, I prefer na moss pole na talaga gamitin sa kanila. So, bumibili din ako na medyo affordable. This one, tsaka ito, magka-presyo, pero a lot better to.
compared dito. Parang 179 yata to. Ilalagay ko lahat ng link ng mga Shopee items na binili ko sa description para may reference kayo. Pero next time, go for this na. Ang challenge lang with this one, dahil nga 6'6 siya guys, I'm not sure kung may PVC sa loob to nga bili ko. Parang wala. Dahil nga 6'6 siya guys, sobrang mabigat. Parang itong isang to, etong moss poles na to, ng moss pole pH na 4 na, mas magaan pa rin kumpara dito sa isang to. Ang bigat niya. Yun lang yung disadvantage nito guys. Yes? Carry you? Okay, mag-aalaga pa ako ng bata. Kala ko mag-aalaga ako ng plant. Hi. Oh, okay na. One carry only because you're heavy. Ito naman. I got this net, 3 meters by 2 meters. Maganda yung quality niya. Kagaya siya nung nabibili namin last year. Babalik kami dalawa para cover dito. Tsaka sa balcony namin. 90% yung ano niya. Ang tawag dun? Yung shade niya. Yung 90%. Tapos, mas mahal last year. Parang nasa 1,000 plus yun. This one is only 560. Ang downside lang nito, yung nabili ko kasi last year, may mga tali na siyang kasama. Ito, wala pa siyang tali na kasama. If Dad has been telling you that I didn't know how to read, now I know how to read. Gusto lang i-share sa inyo na marunong siya magbasa, guys. Kasi hindi namin sila pinipilit sa pagdating sa mga ganyan. Gusto namin, swabe lang. Yeah, nag-homeschool siya ni Mommy. Pagkabi siya tinuruan ni Mommy, magbasa ng mga 3-letter words. Ngayon, na-puzzle. Gamay niya na. Na-puzzle. Bidyan namin siya ng something sa ano sa SNR. Panoorin niyo yung SNR vlog namin, yung haul namin. Maraming magandang binibenta sa SNR para sa mga bata. So ngayon, yung mga ibang supplies muna tayo. Another new discovery. Dahil nga guys, parang bago kami ulit sa planting. Ngayon, siniseryoso namin. Inaaral talaga namin lahat. Isa sa mga discover ko ay itong seaball. Kita ba? Nag-glare eh, no? Nasa Shopee din to. Ito naman, ang tawag dito ay seaball grower and propagator kit. Ibig sabihin, kung gusto mo yung mga plants mo, particularly mga philodendrons o mga aroids na mag-seaball magroon ng shoots or sprout, ang gumawa nito guys ay si Arumai House of Aroids. Follow them or follow her sa Facebook. Sobrang madami kayong matutunan. Even yung mga i-share ko sa inyo in the future, sa kanila ko matutunan. Meron kaming GC pa sa Facebook kung saan tagang we learn from each other. Actually, most I learned from them. So, yun. Tapos marami silang mga products na sobrang maganda. Si Arumai House of Aroids. Check them out. Nakakatuwa kasi she's not even afraid to share kung ano yung mga secrets niya. Even yung mga products na sinesell niya. Parang, ang sabi niya pa nga, may mga iba doon ginaya na yung ano niya. Yung aroid mix niya. And nag-thank you sa kanya kasi nakabenta sila ng marami this pandemic. Bumili din ako ng aroid mix actually. Pero late ako naka-order para sa premium plants ni Mami. I'm also starting to do aggressive feeding ng fertilizer or yung AFF. Ayan, so meron ako nito. Yung ibang ingredients, yung ibang raw mats, hinihintay ko pa. I-share ko lang in the future. Okay, pero basically ito, kasama ito dun sa, ano tawag doon? Mixture na kailangan para sa aggressive na pag-fertilize ng halaman or AFF. Search nyo na lang online. Marami kayong makikita ng ganun. So, ito marami na siya. May mga kasama pa itong iba na parating. This time, let's go to pots. Ayan. Ito parang famous ata ito ngayon. Yung tinatawag nilang pearl and wave pots. Okay, these are large ones. 8x8 inches. Aesthetic-wise, maganda yung design. Matte finish siya. Ang iba nga, nilalagay nila sa Shopee nila, yayamanin pots yung tawag, but they are called pearl and wave pots. Ito yung large size, kung di ako nagkakamali, 8x8. Kung may large, merong extra large. Ang dami kong na-realize na maling ginagawa ako sa pag-aalaman, guys, after buying this and after learning from Arumai House of Aroids and yung group namin sa Facebook na Aroid... Wait lang ah, check ko para sure. Yung group namin na Aroids Plus Philippines Plant Tips. This one naman is yung XL. Supposedly, para siya dito sa mga sobrang parang ang yabong na philodendron. Tsaka sa mga malaki na monstera. But did you know, I realized this is too big for them. I-share ko siguro yun sa next vlog kung bakit siya malaki for them. So ang gagawin ko ngayon, may hinihintay pa akong set of pots na maliliit lang. Ito pang decor na lang siya. Tapos nasa loob yung maliit na pots nung kung tagay tatanim yung halaman. Follow our plant vlogs kasi share ko yung mga reasons kung bakit ko napatay yung mga halaman namin. And one of the reasons is yung maling pots. The sad thing is, I even bought a bigger one, XXL. Pero ito, if you need this, kaya ko siya share kasi mura siya guys yung sa binilhan ko. Lalagay ko lang yung link sa baba na doon yung presyo. May ibang mas murang
XL na pots, pero mahal yung shipping fee. Tapos may free. I also got this acacia bark from Pot Daddy. Isa siya sa mga pinakamurang nakita ko, parang I forgot, 50 pesos lang per 500 grams. Acacia bark para sa aroid mix ko. Pero eto kasi, hindi pa siya treated. So, kailangan matreat muna siya. So, marami akong biniling ganito kasi soon, isa rin sa natutunan ko about soil. Importante pala talaga siya. Dati dinadedma ko lang siya. Kailangan tama yung soil mix mo. Bago tayo mag-unbox ng isa sa ultimate, I would say ultimate goal ko to sa rubber tree. Kasi, yeah, I've been wanting to have this since last year, pero mahal, last year. Tapos parang hindi practical kasi meron na ako nung lahi niya, yung variety niya. Pero wala ako nitong ganito kalaki o yung tree form na to. Yeah. Ayan. Change natin yung camera angle para makita nyo na mas mabuti. So this one I got from Plant Mamay sa Nueva Ecija. Grabe, dati biyabiyahe ko pa yon ngayon. Through Victory Liner na lang. So, i-unbox natin this biggest plant of ours, I think. Is it the biggest or mas malaki pa yung monstera, mahal? Habang binubuksan ko pala ito, guys, may mga plants din kami binili over the weekend. So, nag-unboxing din ako. Panoorin nyo muna. Okay, so from exercising sa open area, from walking to unboxing or planting real quick. Kaya forgive my medyo gusgusing look, my jardinero look. Hindi muna ako naligo kasi papuwisan ako for sure. So mag-unbox muna tayo ng mga plants na kakabili lang namin today ni Mami. Isang plant dito na papakita ko sa inyo. Gustong-gusto talaga siya pero sabi ko sa kanya kasi nga yung situation namin dito, yung lighting condition, parang hindi masyadong okay para sa mga variegated plants. Pero kasi medyo mura yung bigay niya. Anyway, huwag natin patagalin. Unbox natin. Ako naman laging ganoon. Ang hinahanap ko online are the affordable ones. Whoa! Mami should be seeing this. Pero naliligo sila. Paano ko tatanggalin? Tsaka aling unahin ko. Sige, yung akin muna ha. Sobrang well pack. Oh, grabe. Nakakatuwa naman yung seller. Ang seller is si Rosemary Sumilia. Nakakatuwa pag ganoon yung seller, guys. Ang sobrang inayos talaga. And these plants nanggaling pa from Antipolo. Nanggaling pa from Iloilo. Propagated nila, hindi siya imported plants, which I like. Kasi feeling ko pag ganun, hindi na masyadong mahirap mag-adjust sa environment natin. Tapos, to Cavite. Tiga Cavite yung seller. Ang shipping fee umabot ng 395, I think, for 5 plants. Motor lang, kaya na siya. Dati, takot ako sa ganun. Hindi kami nagkapalala move ng plants dati. Dinadaki ko talaga na yung from the province. Kung napalod yung previous vlogs namin ng mga plants na matagal nang wala. Ngayon, nagbabalik tayo sa plant vlog. Kasi nga, hindi namin mapigilang mag-plant. So, na-realize namin, Tagalog is really part of us now. There. So, ito na. Nakita niyo na kung anong meron. Hi, Ate Zia. Ito muna tayo sa unang plant. Yung ating burl marks. Ito yung tagang gusto ko magkaroon, guys. Kaya lang, ang mamahal ng mga nakikita ko online. Like, parang 2,500, 2,800. This one, I got each of them for only 1,500 pesos. Is that the pink princess, the one with pink on the leaf? Yes, these are pink princesses, anak ko. There! Super cute lang pala! Variegated. Yes, anak ko, these are variegated burl marks. Ayan, no? Ang ganda ng leaves. Maganda yung genes ng plant na nakuha ko, actually. Tapos, ayan na, may mga, kita nyo ba? Hindi ako makalapit sa camera. May mga suloy na. These are like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 leaves. Tapos nakakatuwa kasi guys, nahihilig kami sa philodendron recently. There. Ito naman ay 1, 2, 3, 4, 5 leaves. Mas malaki yung leaves ito. Tapos may dalawa na or tatlo ng sprout. Abe! These are bigger. May damaged leaf. Pero okay lang. May ito talagang iwasan yan eh. Actually, kaya ako din bili ito kasi gusto ko din siyang isell in the future. Dahil nga mahal siya rito sa Metro Manila. Although, yung lower Antipolo kami. Pero feeling ko, okay siyang isell. By the way, follow nyo pala yung Dakilingi Plants sa Instagram. Bubuhayin namin siya. Yung Instagram namin, guys. Mag-share kami ng mga plant journey namin doon. Last burl marks and you will see the pink princess. Excited si Zia sa pink princess. Sa kanila daw ni Mami yun. Dalawa yung pink princesses actually. There! Another one! Oh, wow! Ang daming Wow! Ang daming new leaves. Ay, hindi lang pala new leaves. I mean yung new growth. May damage yung konti yung leaf. I think this is the oldest one. Dapat talaga guys, isa lang. Ito lang taga kukunin. Kaya lang minsan kasi pang malayo yung place. Parang gusto mong isulit yung delivery fee. Ito na yung mga nakaabang sa Pink Princess. Ayan, oh. Eee!
Ito na, ang pink princess. Anong unahin niyo, malaki o maliit? Si Mami nakasilip po. Yay! This is the ano, more mature one. The it's quite big, like this one, oh, isang tangkal na. Yes, anak ko, it's really pink. Is this part of the leaf turning pink? Ah, I'm not sure. I think it's half lang, I turn them pink. That's the newest leaf, darling. Yeah. Oh. So, yeah. Gonna take care of this, I'll teach you how. Okay. Is it different from the petunia? Yeah. Yeah. The glow lights can help it, anak ko, pero... More colorful. You have to get, ano, speaking of glow lights, shout out kay Nodes and Foliage, kita nyo ba? Or Foliage ba? Yan. Sa kanila galing yan, nakakatuwa kasi ang ganda ng after sale service. Actually, hindi pala after sale lang, before sale pa. Pwede ka na mag-consult sa kanila. Yun, anak, you have to consult first kay Nodes and Foliage what kind of light we need for this. You can try definitely in glow light, pero... we have to figure out what kind of glow light, how many watts. Why? There are glow light? Yeah, there are other factors to consider. Like what kind of glow light can mimic the sunlight that this plant needs. Yay! There, happy mommy? Happy ako, pero feeling ko mas happy ako do sa isa. There! We got that kasi that's the mature one, right? Oh, this is only 3,000 guys. And if you buy online, like parang sa iba, 3-5, sobrang mura na yun. Tapos, mas mahal pa sa iba. Like, 4,000. Even so, 8,000. Tsaka, stay tuned din kayo, guys, kasi I'm gonna share with you a lot of... No! I really thought nagupit ko, grabe. I'm gonna share with you yung mga lutunan ko. This one, isa lang yung may pink talaga. Oh, yeah. Meron din, yung mga ibang leaves, oh, meron din pink. There! This one is taller. So, kailangan na natin ng pole. Pero, mag-change muna ako ng soil, mga, ano, after 2 weeks siguro. Ito talaga yung gusto ni Mami. Kaya lang, nagtatanong ako sa mga plant coaches ko. Shout out kay Mami Pepot, na pinakamalupit na Mami plant vlogger na kilala namin. At kay Jojo, na aking mga plant coaches. Mas maganda raw yung form noon, which I agree, mas mature yon. Not really the form, mas mature yung stem nun kasi. And wait, hindi pa tapos dahil may freebie. Yan ang masayang part ng paghahalaman, ng pagbili ng halaman. Hindi nawawala mga free. Ang free natin, hindi basta-basta. Ang free natin ay isang box ng Sesto. Plus yan! plus pa. Sesto kasi yung ano. There! Asingonium albo! Yay! O diba, sinulit ang pagbalik sa pag-aalaga ng variegated plant. Ganda oh, free. Parang you can buy this for like 350 or even more. So dahil dyan, pwesto ko na. So, back to you, Bryce. Okay, so the moment of truth. Oh my goodness. Nabali ang sumat. No! Pero sa packaging nila, ah. Wow, doble-doble. Halos kahit ko pala ito, ah. Din-din-din-din. Okay. Din-din-din-din. Ay! 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 Charot lang! Ah, nakatali sa box! Oh my goodness! Ay, nakatali din! Saan ba pwedeng sirain? Ano po naka-moss pole? Ay, may libreng moss pole, sabi niya. Ayun! Thank you so much, plant mamay! Ang cute ng moss pole! Pwede yan sa filo. Oo! Ito yung worry ni mami na... Para daw tricolor. Yeah. Hindi siya tricolor mahal. Huwag kayo malito sa bilis siya ka-tricolor, ha? Ayan, mas ma-pink to. Hindi, kailangan hindi mo siya i-direct sun mahal. Kasi pag direct sun, mag-orange. Or hindi orange, mag-yellow. So yan, yung bilis ko. Pag-iisa yung pot ko yan. From Holland to guys. 950 lang sa kanya. Okay, ang laki ng pot. Oh my goodness. Ay, grabe, punong-puno. It's bigger than what I expected. I love it. Okay, bibenta niya na yung mga ibang yung lahat. Okay, open it! Tada! Wow, ang laki ng dahon! Oo nga, Christmas. Pang Christmas tree taga namin to guys, actually. Hindi ko lang sinabi kay mami. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 branches. Oh my! Can't believe this is just 2,700. Presyo ng maliit na plant last year. It's gonna be something like a lollipop.
Parang di rin kasi sa loob to, mahal. Grabe. Ang gawin mo, siya dito, oh. Tapos yung mga rubber, yung mga maliliit siyang ilipat mo. Ang saya. Pinili mo to? Oh, hindi. Isa lang. Nung umorder ako, nagtanong ako kung meron. Sabi niya, pwede naman daw umorder. Tapos yun, dumating isa lang. So, parang sa akin talaga. Sa listahan niya raw marami. Maganda. Isa tree. Ganda. Sulit, sobra. Imagine guys, before, isang stem na ganito, 4,500. Oo, grabe yun. We have. And I almost killed it. Pero, yun, nabuhay. So, sobrang worth it na ito. So, wala na tayong terrace. Wala na kaming terrace. So, wala na kaming terrace, guys. So, ito na ang king of the jungle, ang queen of the jungle, itong kay mami na to. Tapos, syempre, mga princesses. So, I hope na-enjoy yung vlog na to. If may mga questions kayo, guys, yeah, just comment down below. Thank you for watching. I hope na-entertain kayo. I hope nag-enjoy kayo. And I hope you've learned something. Thank you so much for watching. Again, my name is Bryce of... Omni! Saan mo kayo pinto? Nakaharap ka dyan. Omni! Omni! And Bryce. And together with our kids, we are hashtag the Plingy Flam. Always remember... to cling on to your dreams because dreams do come true. So feel it till you make it. Till the next plant vlog! Bye-bye! Let's talk about love. Like you and